Si Bonnie Altmeyer ay nakakulong dahil sa pagpatay sa kanyang mapang-abusong asawa. Iniwan si Harley, ang kanyang panganay, upang alagaan ang kanyang tatlong nakababatang kapatid na babae. Pagkalipas ng 2 taon, 19 anyos na si Harley ang nagmaneho pauwi nang malaman na si Amber, ang kanyang 16 anyos na pamusong at rebelding kapatid na babae, ay lumalabas para makipag-date sa halip na alagaan ang kanyang mga kapatid na babae. Hinarap siya ni Harley, ngunit tinukso siya ni Amber tungkol sa hindi pagkakaroon ng buhay at sinabing desperado siyang magkaroon ng babae. Nang maglaon ng gabing iyon, nakita ni Harley, na nagtatrabaho sa isang supermarket, ang kanyang kapitbahay na si Kelly Mercer na namimili at nahihiya siya sa kanya dahil wala itong social life. Nagtanong si Kelly tungkol sa mga babae at sinabi sa kanya na nakakatuwang mamili ng mag-isa nang wala ang kanyang mga anak dahil iniwan niya sila sa bahay kasama ang kanyang asawang si Brad. Umuwi si Harley sa gabi ngunit nabalisa siya sa pakikit ni Amber sa kanyang partner. Gayunpaman, pinamamahalaan ni Harley na paalisin siya sa pamamagitan ng pagbaril sa hangin at nagising ang mga batang babae. Pagkatapos ay hinila niya ang sopa sa labas at sinunog ito habang nanonood ang mga babae. Kinaumagahan, binisita ni na Harley at Jody si Bonnie sa bilangguan, at nasasabik si Bonnie na makita sila, ngunit hindi ganoon din ang nararamdaman ni Harley dahil tinanggihan na niya ito. Hinanap niya si Misty, ngunit hindi siya pinapayagan ni Harley na sumama. Nalaman din ni Bonnie na nagsimula ng makipag-date si Amber, ngunit naniniwala siya na ang kanyang anak na babae ay nasa sapat na gulang upang alagaan ang kanyang sarili. Nang maglaon, habang nag-uusap sila, naging emosyonal at nahimatay si Harley, na pinilit ang mga gwardiya na ibalik si Bonnie sa kanyang selda pagkatapos niyang subukang alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos, nakipagkita si Harley sa kanyang therapist na nagtanong kung mayroon siyang malapit na kamag-anak na magbabantay sa babae dahil ayaw niyang gawin ito ni Amber, ngunit halos hindi niya ibinunyag na walang gustong makipag-usap sa kanila dahil kay Bonnie. Pagkatapos ay itinanong niya kung makikita niyang muli ang kanyang ina at kung gusto niya ang kanyang ama, ngunit naging hindi komportable si Harley at umalis kahit na hindi patapos ang kanyang session. Pag-uwi, iniimbitahan siya ni Kelly sa kanyang bahay, kung saan inalok siya ng pagkain at beer. Ang dalawa ay nagbubuklod sa sining, at si Harley ay umuwi sa mga babae sa panahon ng hapunan. Nakita niya si Amber na suot ang kanyang kamiseta na walang laman sa ilalim at hiniling niyang hubarin ito. Gayunpaman, nagpa siya si Amber na maghubad sa harap niya at ng kanyang mga kapatid na babae na nag-udyok kay Harley na pigilan siya. Tinanong siya ni Amber sa hindi pagpayag sa kanya na makakuha ng lisensya sa pagmamaneho at ipinaliwanag ni Harley na hindi siya kumikita ng sapat. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Amber at hiniling niya na makakuha siya ng trabahong mahusay ang sweldo. Habang kumakain sila, natuklasan ni Harley na dumaan si Kelly upang bigyan siya ng ilang mga regalo, isang art book at isang receipt na naging dahilan upang magtanong si Amber kung natikman na niya si Kelly. Tila nagsiselos din si Amber kay Kelly at kinukwestiyon ang estilo ng pananamit nito habang patuloy niyang tinutukso si Harley tungkol sa pagiging intimate ng kanyang kaibigan sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nakasalubong muli ni Kelly si Harley sa supermarket at nagtanong kung nakuha niya ang libro. Nagpasalamat si Harley sa kanya at pinag-uusapan nila ang art book bago umalis si Kelly. Nang maglaon, binisita ni Uncle Mike ang mga bata at nagtanong si Amber tungkol sa kanyang anak, si Mike Jr. Ipinakita sa kanila ni Uncle Mike ang isang picture album ni Mike, ngunit pinagtatawanan siya ni na Harley at Amber na nag-udyok kay Mike na umalis. Humingi ng paumanhin si Harley sa kanya habang nagbibiruan sila, ngunit sinabi ni Mike na maraming tao ang naiinggit sa tagumpay ni Mike, tumatawa para pagtawanan siya. Galit na nagmamaneho si Tio Mike at naisip ni Amber na hindi nila siya kailangan. Gayunpaman, iba ang sinabi ni Harley habang magkasama silang nakahiga sa field. Sa gabi, nagising si Harley mula sa isang pag-atake at tumakbo kay Kelly para sa tulong. Gayunpaman, ang dalawa sa lalong madaling panahon ay nagsimulang maging intimate sa isa't isa at sa wakas ay naging lalaki na si Harley. Kinaumagahan ay iniwan siya ni Kelly na mag-isa sa kakahuyan at umuwi siyang bigo. Sa pagdating, titutok ni Misty sa kanyang ulo ang isang rifle at binalaan niya si Misty na huwag nang gamitin muli ang kanyang baril, ngunit ipinaalam nito sa kanya na siya ay nasa hustong gulang na dahil nagsimula na siya sa pagdadalaga. Sa gabi, nakita ni Kelly si Harley sa tindahan at humingi siya ng tawad sa nangyari sa pagitan nila. Sinabi niya na hindi ito dapat mangyari dahil siya ay 10 taon na mas matanda sa kanya at siya ay may asawa na may 2 anak, ngunit sinabi sa kanya ni Harley na iniisip lamang niya ang tungkol sa kanya na nakakaintriga kay Kelly. Sinubukan niyang halikan siya, ngunit pinutol sila ng mga bata at hiniling ni Kelly na huminto siya. Nang maglaon, sa pagbabalik sa tindahan, ipinaalam sa kanya ng manager ang tungkol sa reklamo na ginawa ng isang customer at binabalaan siya na huwag na itong hayaang mangyari muli. Pagkatapos ng trabaho, dumaan sila sa bahay ni Kelly at tinanong niya siya tungkol sa pag-atake kagabi, ngunit sinabi sa kanya ni Harley na gusto niyang makipagmahalan sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsimula silang maghalikan at muling magbahagi ng isang matalik na sandali. Kinaumagahan, iniisip ni Kelly kung kailan niya siya makikita sa susunod dahil sa kanilang abalang buhay, ngunit nagpa siya si Harley na huminto sa isa sa kanyang mga trabaho para makasama siya dahil sa wakas ay nagsasaya na siya. Hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik sa bahay, sinabi sa kanya ni Amber na nakakita siya ng $1,000 sa silid ni Misty at umalis siya upang harapin siya.
Ipinaalam sa kanya ni Misty na sa kanya ang pera dahil siya ang nakahanap nito, kahit na ipon ito ni Bonnie, habang sinusubukan niyang tumakas mula sa kanyang mapang-abusong asawa. Sinampal siya ni Amber at pilit na kinokolekta ang pera mula sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Harley kung makakakuha siya ng lisensya gamit ang pera, ngunit sinabi sa kanya ni Harley na kailangan niyang magbayad para sa buwis sa bahay, na dapat bayaran sa loob ng 2 linggo, at umalis si Amber sa bahay ng galit. Kinalaunan sa araw na yon, binisita ni Harley si Kelly, at tinanong kung bakit hindi niya ito tinatawagan. Ipinaliwanag ni Kelly na mayroon siyang 2 trabaho, at hindi niya alam kung kailan siya nasa bahay para sagutin ang tawag, ngunit walang pakialam si Harley. Hinahalikan siya nito at ginagawang mahal sa loob, kahit na nasa paligid ang kanyang anak. Di nagtagal, natuklasan ni Harley na nakapatay si Misty ng isang kuting. Inabot sa kanya ni Kelly ang isang sulat na isinulat ni Jody, na excited sa susunod nilang pagkikita. Iminungkahi ni Harley na pumunta sila sa isang inabandunang opisina ng pagmimina sa pamamagitan ng Reyes, at nagpasya si Kelly na sumama sa kanya. Nang maglaon, nagkita sina Harley at Kelly sa abandonadong opisina ng pagmimina pagkatapos magmahalan. Tinanong siya ni Kelly kung siya ang kanyang unang babae, at humihingi ng paumanhin para sa pagsira sa kanyang unang karanasan, ngunit halos hindi niya tinitiyak sa kanya na yon ang pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Kelly na magkita sila sa opisina ng pagmimina tuwing Miyerkules, ngunit muli niya itong iniwan. Kinaumagahan, kailangan ni Harley ang therapist, at nagtanong kung sa tingin ng isang bata ay okay lang na matamaan dahil sa tingin niya ay normal lang ito. Tinanong din niya ito kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga batang inabusong sekswal at kung alam niya ang tungkol kay Misty. Sinubukan ng therapist na alamin kung binasto si Misty sa murang edad, ngunit hindi sumagot si Harley at umalis sa opisina na malungkot. Umuwi si Harley at nalaman na lilipat si Amber para manatili sa kanyang kaibigang lalaki. Bagamat sinusubukan niyang pigilan siya, hindi nakinig si Amber at umalis na sinasabing kasalanan niya ito, ngunit hindi naiintindihan ni Harley ang sitwasyon. Bumalik siya sa loob ng bahay kasama ang isang malungkot na Jody, at sinabi nito sa kanya na may sinabi si Misty kay Amber na ikinagalit niya. Tinanong ni Harley ang mga detalye, ngunit hindi alam ni Jody dahil nag-usap sila sa silid, ngunit narinig niyang binanggit nila ang kanyang pangalan habang nag-uusap sila. Tinanong siya ni Harley kung ano ang nakita niya noong araw na namatay ang kanilang ama, at sinabi niya sa kanya na nasa bahay si Misty noong araw na yon. Idinagdag niya na si Bonnie ang nagdala kay Misty sa tindahan bago bumalik upang ilibing ang mga damit ni Misty. Nang marinig ito, agad na nalaman ni Harley na pinatay ni Misty ang kanilang ama. Kinaumagahan, binisita ni Harley ang kanyang ina at sinabi sa kanya ang tungkol sa perang nahanap ni Misty. Tinanong din niya siya tungkol sa tunay na pumatay ng kanilang ama, at bagamat sinubukan ni Bonnie na iwasan ang tanong, atubili niyang ibinunyag na si Misty ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang ama. Nagalit si Harley sa kanya dahil sa pagsisisi, dahil makakatanggap sana ng tulong si Misty. Gayunpaman, isiniwalat ng katawan na si Misty ay naglalayon na barilin siya dahil nagsiselos siya sa kanya, at ang kanilang ama ay naging agresibo na nagsasabi na siya ay baliw, at siya ay pilit na inihatid palabas ng bilangguan. Pag-uwi niya, nalaman niyang bumalik na si Harley, at nagtataka siya kung bakit nahulog siya kay Dylan kahit na binugbog siya nito. Nang maglaon ng gabing iyon, kinuha ni Harley ang kanyang baril at nagtungo sa bahay ni Kelly, ngunit pinagalitan niya ito sa pagpunta kapag nandyan si Brad. Ipinaalam niya sa kanya na hindi niya maaaring ilagay sa alanganin ang kanyang pamilya para sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Harley na mahal niya siya. Tinanong niya kung maaari siyang manatili sa kanya magpakailanman, ngunit sinabi sa kanya ni Kelly na dapat silang manatili sa mga plano sa opisina ng pagmimina. Kinaumagahan, nakipagkita si Amber kay Harley sa trabaho para ipaalam sa kanya na aalis siya para manatili kay Dylan ng permanente, ngunit halos hindi siya tumanggi dahil inaatake siya ni Dylan paminsan-minsan at nakikiusap na manatili siya. Pagka-uwi, nagising si Harley. Biglang, sa kalagitnaan ng gabi, natakot siya habang si Amber ay nasa kama kasama niya na hinubaran. Sinabi sa kanya ni Amber na alam niya ang tungkol sa kanya at kay Kelly, ngunit tumakbo palabas ng bahay si Harley sa takot. Nang sumunod na araw, kailangan ni Harley ang therapist at ipinaalam sa kanya na naalala niya na hindi naaangkop ang paghawak sa kanya ni Amber noong mga bata pa sila. Idinagdag niya na natatakot siya sa kanilang ama at pinayagan niya itong manatili sa kanyang silid dahil natatakot din siya sa kanya. Ang therapist ay umaaliw sa kanya, sinabi na hindi siya masamang tao dahil sila ay lumingon lamang sa isa't isa para sa aliw dahil sa kanilang abusadong ama. Sinabi niya sa kanya na maging banayad at mahabagin kay Amber dahil marami siyang pinagdadaanan tulad niya. Umuwi si Harley at sinabi sa kanya ni Misty na narinig niya ang pagtatalo nila ni Amber. Sa wakas ay kinumpronta niya ito tungkol sa kanyang ginawa, ngunit sinabi ni Misty na hindi siya gusto ng kanilang ama sa paraang gusto niya ang kanilang ina dahil hindi niya ito sinaktan. Sinabi niya sa kanya na dapat ay hinila niya ang gatilyo sa halip dahil hindi sila pinansin ni Bonnie. Miyerkules ngayon at nagmamadaling pumunta si Harley sa opisina ng pagmimina, ngunit nalaman niyang patay na si Kelly. Hindi natagal ay nakita niya si Amber sa tapat ng Reyes gamit ang kanyang baril at ipinaalam nito sa kanya na hindi niya alam kung ano pa ang gagawin dahil walang mag-aalaga sa kanya. Nagmamaneho si Harley sa istasyon ng pulisya upang aminin ang krimen. Siya ay tinanong ng isang pulis at nagtanong kung maaari siyang tumawag sa telepono. Tinawagan niya si Tio Mike para kausapin si Jody,
Ngunit sinabi niyang natutulog ito at hindi niya ito magising. Nalilito ang pulis kung bakit niya pinatay si Kelly dahil mahal niya ito at hindi masamang tao, ngunit sinabi ni Harley na mayroon siyang dobleng personalidad. Dinagtagal, binisita ng therapist si Harley sa bilangguan at hiniling na buksan niya ito sa kanya para tulungan siya dahil alam niyang hindi niya pinatay si Kelly, ngunit iginiit ni Harley na siya ay kabilang sa bilangguan. Umalis siya para sa kanyang cell at natapos ang pelikula nang basahin ni Harley ang sulat na ipinadala sa kanya ni Jody. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.